Ito po kasi bahala rin silang maghanap ng kanilang mapapangasawa o kanilang magiging partner. At katulad po nun, yung matanda ni paring Egeyap, may sisiw na po ito. Tingnan po natin. Ayan po, may dalawang sisiw na siya. Yun, eto mga kasubis, bali ito yung Katbalogan natin. Pauwi natin ng Katbalogan. MMFC 2023-2024 po nilipad. Itong ibong po eh, anak po ni galing kay paring Emilio Romero mismo yung tatay nito. Kapatid mismo ni first overall ng PHA 2017. Tapos isang kapatid ng tatay nito eh, first overall din 2018 sa MMFC. Puro young bird po, parehong first overall po. Ito po, kung sakali pong live po sana ito nung Asop Katbalogan, umuwi lang po talaga ng late. Wala na tayong magagawa. Hindi nga po late eh, ilang araw bago nakauwi. Pero ito po, igagawin na natin materialis dito. Ito yung una, kung makikita nyo, ito po yung ibon o yung una natin kinarga sa WPFC na hindi nakalipad. Mabuti pinuso ng may-ari ng club na yung ibon eh, hindi nga po nakalipad, na hindi natin malaman. Ang dumi-dumi, sobrang dumi. Pero pasalamat pa rin tayo eh, dahil kahit paano, nabigyan tayo ng pagkakataong patunayan yung ibon po natin eh, umuwi hanggang Katbalogan. Eh di susunod, kung hindi natin maging breed na to, balik natin to ng Santa Mesa, ilaban uli natin ng South. Kanya po, ang bali ang nanay po niyan, yung mga pabasko po natin. Yung tatay, yung pareho kong first overall. Sabi nga po natin, ang tawag pa rin naman to, subok pairing eh. Naku, meron na po tayong kak dito, tatanggalin natin. Kasi dito po, halo-halo yung mga inakay, saka yung ano, yung mga bago nating, ayan, katulad yan, dati mga inakay, mapapansin nyo eh, bumabara ako na, tatanggalin na po natin yan, ililipat natin po dito, okay, ililipat po natin sa cock section. Ito pong kabila, cock section. Bakit po ba hinihiwalay natin? Kasi pag hindi natin hiniwalay, yung ibon po natin dito eh, baka tumambak ang itlog, na hindi mo naman alam kung sino yung magulang. Kita nyo, papangit ang ibon po natin, oh. Ito na, anak mismo ni Victor Lim Kawayan. Sa ngayon, madumi sila tingnan, pangit sila tingnan. Pero pag kinis niyan, pag binataan niyan, gaganda rin yan. At saka pag naglabas na yung panalim yung magiging anak niya. Ayun, dito mamaya, lipat tayo dyan. Maraming salamat doon sa nakasama natin sa pagtulong. Naipadala na po natin yung tulong doon sa ating tutulungan. Hindi na natin papangalanan dahil nakapost naman po eh. Nakakaya naman, baka sabihin lagi na lang binanggit. Then tayo po eh, bukas Happy Mother's Day nga pala, kailangan din maghanap ni Bait dito na ipapang out para naman mapaglambing naman tayo sa pamilya natin. Ayan o, ito po yung ibon natin dito. Marami po tayong painakay na hindi tumuloy, yung ibig sabihin po sa sobrang init. Yung ibon po eh, parang nasisira yung inakay, hindi tumuloy. Pero part of the game yan, mas maganda na hindi napatuloy yung inakay. I mean, hindi na nabuhay, kaysa naman nabuhay po tapos hindi naman po healthy. Eh, maganda ng puro healthy na lang ilagay natin po sa atin loft. Hindi naman po paramihan yan, katulad po nito. Ito lang po naman ito, kukunti. Ito po kasi bahala rin silang maghanap ng kanilang mapapangasawa o kanilang magiging partner. At katulad po nun, yung matanda ni paring Egeyap, may sisiw na po ito. Tingnan po natin. Ayan po, may dalawang sisiw na siya. At least, sila-sila, eh, nagkakaroon silang pagkakataon magkaanak kahit matatanda na. Ito, katulad nito, may itlog pa po dito. Sa bagong salang po natin ito. Mamaya tackle po natin, marami po nagtatanong tungkol doon sa club na paano po ba sumali sa club o paano po ba yung tinatawag na superset, young bird, old bird. Mamaya, itakel po natin. Bago po akong umuwi sa Santa Mesa, para meron namang matutunan lang po. Sige po. What's up, mga ka-showbiz! Yun, oh! Salamat! Yun, mga ka-showbiz, balik tayo. Bali, yung mga katanungan, paano daw po sumali sa club? Simple lang po. Unang-una, bago po kayo sumali sa club, siguraduhin nyo muna po may knowledge po kayo sa pag-iibon. Importante po dyan, gusto nyo po yung ginagawa nyo, mahal nyo po yung ginagawa nyo, pero hindi pa rin po natatapos to, kailangan pong ng attention at mamuhunan po kayo. Kasi pwede naman po talaga kayo sumali sa iba't ibang club. Ang problema, paano po kayo makikipag-compete
kung halimbawa po eh kayo ay magsusubok lang ng inyong isang kinuha o isang galing ng ipon. Pero hindi po natin nusgan yung ipon po ah. Yung gamit nyo o gagamitin nyo. Lamang lang po talaga pagka nagsimula sa tama. Kaya bago po kayo sumali sa mga club, manood po kayo ng mga video kung ano po ba yung nararapat. Una, sistema. Iba po yung sistema pagka nagkakarera na po. Iba din po yung sistema pagka nag-aalaga lang. Pag-alaga lang po, minsan magpaparami lang po tayo. Pero ito po, meron po kanya-kanyang ano. Siyempre, pagka nakakapanood po kayo, hindi po basta-basta yung nagkakarera. Magiging maselan po kayo. Una, siyempre, alamin yung history na ibon na gagamitin nyo. Then, yan, kung meron na po kayong mga ganyang kompletong materyales o meron na kayong kompletong idea, continuous learning po to. Hanap po kayo ng may pinakamalapit na tingin nyo o gumawa po kayo ng pag-aaral o pagsusuri na tanungin nyo yung malapit sa inyo kung ano po ba o kamusta po ba yung club na yun, kung maayos po ba yung club na yun. O ngayon, pagka nandun na po kayo, pagsali nyo po dun, bebentahan po kayo ng club ng club ring. Pag binentahan po kayo ng club ring, ang tawag po dun ay young bird. Pang young bird po yun, depende po kung magkano po yung club ring, then meron din po silang ano, tinatawag na membership. Once a year naman po yan, nare-renew, depende po sa club nyo. May mga promo din naman po yan, minsan libre. May certain na, depende nga sa club po. Tapos, ang ibon po naman natin, siyempre pagka nandyan, mag-breed na po kayo. Bakit daw po merong young bird, ano po daw yung old bird? Pagka yung ibon nyo po, hindi naman po sinabing old bird, matanda yung ibon nyo. Yung old bird po, yung sing-sing po nun, commercial. Yung mga, hindi po club ring. Yun po yung tinatawag na old bird. Kahit magkasing edad pa po sila na mga ibon nyo, pero kung halimbawa naman hindi sa naka-club ring, magre-re-entry kayo o mag-re-entry pa kayo as a old bird. May kanya-kanya pong certain pot money po yan, may kanya-kanya pong tawag yan, pondo, kung magkano yung nalikom na halaga din, kukuha ng porsyente yung club dyan. Tapos, saka po yung makikita nyo kung paano po nila hati-hatiin. Ganun lang po kasimple yan, yung old bird saka young bird. Tapos susunod, itatakil din natin yung, siyempre natuto na kayo magkano, bumili. Siyempre susunod yan yung pag-ranging, nakita nyo naman, at saka marunong naman din po kayo magturo o mag-low fly. Then susunod, bago pa yan, yung breeding nyo. Kailangan po yan, kung halimbawa sabi, yung ring, inner ring, meron po isang inner ring, huwag yung babalik na rin, madi-DQ po kayo yan. Masyado pong stricto pagdating po sa pag-iibon para mas maganda po yung kalakaran ng pag-iibon. Para mas fair po. Pero sabi ko nga po, meron naman din club na wala namang inner ring, di okay lang po yun. Tapos, susunod na itatakil natin kung paano po ba yung sistema ng, siyempre, may training na yan. Tapos, meron ng mga pooling. Saka po natin alamin, masyado po nga haba, hindi po tayo magkakasa dito sa ating video. Basta ngayon, back to basic lang muna kung sasali po kayo sa club. Number one, kailangan muna, gusto nyo yung ginagawa nyo, mahal nyo yung ginagawa nyo. Tapos may materialis po kayo dapat. Susunod, pumili po kayo ng magandang club, then sinorkat na po natin ha. Then yan, mag-breed po kayo ng maayos, hindi po yung kailangan ng paramihan. Ang kailangan po dyan, quality breeding. Yung mainam po, hindi porking pangit na malilit ng ganito, bulok na. Katulad po ni Bunso, ito po si Bunso. Complete plucking po natin yan, WPFC. Tapos 3 months lang natin nilaro yan. Ang late di po. Hindi po dapat husgahan yung ibon, pero dapat alamin ang history o kung ano po yung mga nilipad ng pamilya nila. Doon po kayo babase. Sige po.